Hello guys, good morning. So we have a job today. So may repair tayo ngayon. Video card ulit. So for video card yung ating repair. May repair tayo kahapon na dalawang video card pero may problema yung GPU chips niya at yung buck converter. So walang labeling yung walang part number yung kanyang chip. So wala tayo schematic kaya so sa mga palad ay hindi siya finish product na repair. So maghahanap pa ng donor board yung mga sira para pagkunan ng level ng back converter. Okay, so yan, next tayo. Ngayon may repair ulit tayo, video card ulit siya. So ito siya guys. So galing naman siya ng Taytay Rizal. Taytay Rizal siya guys, galing. So Galaxy 1050 lang siya, 2GB lang siya ang memory niya. So ano siya, yung may-ari nito ay ginagamit sa AutoCAD. So simulan na natin kung anong problema. Okay? So bali ang problema pala nito guys daw ay, ang sabi ng customer ay garbage display. Yun ang problema. So check natin kung ano 'yan, okay? So buksan natin. Garbage display. Ito na. Ito muna yung lalagyan niya. Ito muna natin sa dito. Ito siya. So, ang brand nito guys ay Sugalax. Kapareha siya nung na-repair ko nung taga Paranaque na video card din. So, yung kanya naman yung sa Paranaque na na-repair natin. Nagawa naman natin. So, Galax din siya. 1050 Ti naman siya. 4GB. So, ito ay 2GB lang siya. DDR5. GTX 1050. PCI 2GB. DDR5. 128 bit. So, garbage display, yun ang issue nito. Para siyang may mga ano siya. Nilinis na daw ito ng ating customer. So sa guys, kung ano, sa mga YouTubers natin na nanonood ngayon, kung kayo ay gustong magpagawa ng video card, sana kung halimbawa walang display, wag niyo na munang linisin. Mas madabilis po kasi tukuyin ang sira kapag may corroded parts. Mas madali siyang gawin. Bisa aking experience sa ano, halos na mga nare-repair ko na may corroded parts, talagang yun lang yung nagiging problema niya. Ni ano ko lang, nare-resolder ko lang, kaya tinitest natin yung pyesa tapos pinapalitan natin, yun lang yung naging problema. Kasi mga YouTubers, kapag yun ay kinili, halimbawa wala ng display, wala ng garbage display, tapos nilinis nyo na, wala tayong schematic ng ating mga video card. Yung iba man mayroon, yung mga old model na Asus, ganyan, Gigabyte. So, yung iba kasi wala. So, hindi mahirapan tayong tuntunin yung sira. Lalo na kung wala dun sa test point yung issue niya. Kagaya nito, halimbawa, dito yung issue niya. Yung mga ganyan, malayo na yun sa test point. So, hindi nalalabas yan dun sa test point natin. Yung kagaya nito, may output siya, may sariling output. Pag tinest natin yan, kumpleto yung test point natin dito. Pero yung mga pyesa dito, na parang mga reducer niya o kaya yung ano niya, yung mga capacitor. Hindi kasi yun, ano eh, tadaanan lang kasi niyan, slip. Yung kabila kasi is ground yun. Kung parang nagbabawas lang siya ng kuryente o kaya nagdadagdag o kaya nagre-resist. Yun. So kung yun ang mga ano, corroded parts as na-clean nyo na, so hindi na, medyo mahirap na po siya. Base lang sa aking experience mga YouTubers. So no. So kaya umaari sana, huwag nyo muna siyang i-clean kung may sira talaga yung video card, para dalhin nyo na agad sa technician para magawa. May malaking chance ba? Mabigyan ng malaking chance na ma-repair pa. So ito kaganyan, corroded siya. Pero nilinis na daw ito nung ano. Hindi ko alam kung pinalinis niya. Baka water or thinner. Kasi AutoCAD designer siya. Si
after thinner. Pag thinner, so may water yon, kailangan tuyuin. Huwag mo nang isalpak. Kailangan ng thinner lacquer blue. Yun yung medyo maganda-ganda. Based sa experience ko, thinner lacquer blue, kahit hindi ko siya i-clean, okay siya. Kasi may kukunti lang yung water. As in bang, kung saan ay 1% lang yata water. Hindi ko lang alam. Ano. Pero based sa experience, yung alcohol, yun, perfect. Kahit salpak mo siya, lagi ng alcohol, hindi nag-spark or hindi mag-ano ng resistance. Sa pa yung ano, yung ganito. Sipo, lighter fluid. Na-try ko na to, hindi ito, yan. Hindi ito nag-ano ng resistance o nasusunog yung iyong pyasa. Yun nga lang, may kamahalan yung ganyan. So, yan, simulan na natin. So, tanggalin ko lang ito guys para masilip natin sa microscope. Baka matkita ako ng microrode dito, ito, part na to, saka dito. So, silipin natin sa microscope, mas maganda. So, tanggalin ko lang ito guys, mara yung tornilyo, ano? So, ayan, tinanggal ko na yung tornilyo. Balik, kinat na natin yung pagtatanggal ng tornilyo guys, kasi may bayad kasi sa YouTube yung ano eh, pag masyadong malaki yung mga video. So, nasa free ano lang tayo, standard. Wala tayong pambayad dun. Ayan, so, tanggal na siya. So, hindi ko na sinasama sa iyo sa kinakat na natin yung mga ano ng pagtatanggal ng tornilyo. Hindi na natin sinasama sa video. So, basic naman na yun. Madali na yun. Kung para sa mga YouTubers natin o kaya ano. Mabilis na yun guys. Hindi naman mahalaga na yun. So, papakita lang natin yung mga mahalagang point kung paano natin nire-repair yung GPU. Tanggalin natin to para lapat na lapat sa sahig. So, bali, sabi ng ating customer, nilinis niya. So, ayan, hindi ko naman alam kung ganong linis ang ginawa. So, ayan nga, nilagay na siya ng thermal paste. Nalulod na nga siya sa thermal paste. Pinalangoy na. So, ganun talaga. So, tinanong ko siya, wala naman daw siya experience sa pagre-repair. Ayan. So, linisin natin yan kasi didikit yan sa kamay ko eh. Linisin natin yung thermal paste na yan. Kasi pag dumikit sa kamay, hirap tanggalin nito eh pag dumikit sa kamay. Namumuti yung kamay ko. So, ubos na ulit yung lacquer blue. So, gamit na gamit yung lacquer blue. So, maganda kasi siyang gamitin. So, lagyan ko siya ng lacquer blue. Yung ano, thinner. Para umangat. Yan yung ginagamit palinis ng thinner. Ng ano eh, lacquer blue. Yung ating thermal paste ng ano natin ng lacquer blue. Yan, linis na siya. Clean na. Yan, sipati natin sa microscope. So, naka-ready na. Naka-prepare ng ating microscope. Garbage display. Start. Yan. May marinis ang ating ano. Clear. Siguro yan. So, hindi muna natin siya lilinisin para matika ano natin yung may corrodage. So, ayusin muna natin siya bago linisin. Diyan na magawa natin. Kasi mahirap kita kapag hindi na repair. Diagnosis ng ating charge.
So nakita yung kanyang GPU controller, ah. Sa loob. So ito sa fan, driver fan. Driver fan 'yan. So ating 12 volts input. Wala yung isa dito. Likod siguro. So, ang ating GPU chips. Power regulator. So, memory. So, ang nakalagay dito, 4 ito. So, ibig sabihin, 512 lang ito. 512 gig, 512 MB ang isa. Kasi ano siya eh, 2 gig lang. Okay. So, likod tayo. Likod ng chips. Ayan. So, ito. Linshot na siya. Wala na sa alignment. Ito rin. Oh. 1.8. I think ito yung 1.8 buck converter niya sa likod. Pag wala yung missing na yung ating 1.8 volts saka 1.5 sa memory. So ito yung. Kasi ano to eh, garbage display, ano siya? Black screen. So memory ang tinamaan. So ito ayan. Sa likod ng ito, itong may corroded na tong siguro 1.5 ito. Ayan, kita natin. Yan ang kagandahan kapag ang ating nire-repair ay kagaya nyan. Hindi pa totally na clean ng customer ng ating mga YouTubers. So, mga customer nga natin. Yan ang kagandahan. Madali siyang i-repair. Kasi tukoy na agad natin. Yung ginawa ko kasi na 1070. So, nilinis kasi talaga yan. Linis na linis eh. So, ngayon, natukoy ko naman yung sira. Yun nga lang, sobrang tagal. Nabot ako ng mga haba ng oras na nag-google for hours. So, nakita ko yung back converter niya talaga sa memory. Yun lang. Wala lang piyasang nakuha. Walang pangalan eh. Wala tayo schematic. Okay, linisin na natin to. So, start natin yung corroded parts na to. So, linisin natin ang locker plug. So, watch out lang natin. Hindi ba matanggal yung pyesa. Yan o, tanggal na siya guys. Wala siya sa hinang. Hindi natin alam kung nililis ng ating customer ay natanggal ang ibang pyesa. Kaya yun, kaya nire-recommend ko na wag mo linisin muna ng customer. Kagaya na natatanggal po kasi yung pyesa. Pag nilinis kasi nila yan. Hindi na natin alam kung ano yung pyesa ikakabit. Lalo na yung mga resistor kasi yun po ay may mga value. Yung capacitor kasi madaling palitan eh. Kasi size lang pwede. Nagkakaari gumagana. Pero yung resistor po, mayroon po yung 1K, mayroong ounce lang po, 1 ounce. Meron akong pinapalit na 40 ounce lang. Mayroong 1K ounce po niyan, mayroong 1 meg. Ayun po ang mahirap pag na-cleaning po yung ating mga customer. Natanggal yun. Yun po ang mahirap. Ano? Kasi iba po yung resist nun. Kapag masyadong mataas o masyadong mababa. Kaya wag nyo po sanang i-clean kung sira na siya. Para ipadala nyo na sa repairman. Para alam po yung gagawin. Ano po? Ayan, tapin nyo tayo.
So, habang tayo nagsasalita, sinabababad yung ating nire-repair. So, ito ay tanggal na. Tanggal na to. Inisin natin ito. Ayan, no? Wala na siyang ano. Wala na siyang paa. Sa ilalim. Tabi muna natin, baka malaglag naman siya. Wala na siyang kinakapitan dito. Babi tayo ng cotton buds. Ayan. Wala siyang pinakapitan sa inang. Kita dito sa akin. Next, yung isa natin. Kailin rin natin yung isa. Kailin natin yung box.
natin. Tanggal na yung isa. Wala na sa mga hinang. Isa, wala na rin. Tikal na ba?
natin ko kapatid sa isa. Isang paa. Sumapit. Sumapit ang paa ng isa. Yung isa naman tanggal yung maliit. So itong isa ito papalitan na natin yung dati nakalagay dito, palitan na natin ito. So, mayroon tayo pumalit dito, so ito ipapalit natin, same size naman siya. Palitan na natin ko, wala na kasi yung kabilang paa. Wala na siyang connection. Pinang na natin to. May corroded pa dyan sa isa na yan. Na. So ito, sira na to. Tabi na natin to. So next naman tayo. Palitan na natin yan. So ito, inisi natin ito kabila na to. So ito, corroded yan siya. Oh. Ayan na. Ito muna, isa pa daw. Mamaya na natin yung linisin. Thank you.
Hindi na siya kinakapitan. Kasi niyo yung isa yung katabi, kinakapitan siya. Pero ito, so hindi na. Tikali natin siya. Tikal na natin. So ito ay papalitan na natin. Tingnan natin yung hinangan dulo. Kapitan ka. Okay, kinapitan pa. Sabihin, pwede pa siya.
So next transistor. Ayan dito. Hinangin na lang natin ito. Okay, it's clean. Yung may line dito. So, itong line. Dito. 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 Tapi kau beli sih. Mimising di itu no balak. Saya nanti. Wala yata dito. Wala. Hindi natin alam kung ano. Resistor yun. Sirado. Clean natin ito.
Buo pa to, buo pa. Buo pa yung paa. Buo pa naman yun. Buo pa. Okay, buo. Patayin na natin ito. For cleaning. Para patuyuin. Okay, dito na tayo sa kabila. Inspection. Okay, clear. So, linisin lang. Linisin ko lang ito, guys. Then, katas natin linis. Testing natin. Okay? Okay, testing na tayo, guys. So, nalinis na natin yan. Malinis na. Ayan. So, testing na tayo. May mga test point naman tayo, guys. Ito yung kagansahan ng Asus, Galax, video card. May mga test point siya. Hindi na tayo mahirapan maghanap ng test point. Yan ang kagandahan. So, i-testing na natin siya. Sa ground. Sana magawa natin. Para naman okay. Power on natin. So, supply, 5 volts, ay, sala. Sisira ang ating tester, 5 volts, available. GPU, 0.8, okay. DRB, 1.5. DDR video RAM. So, PCI, 1.0, 1.8, available. Okay. May init ba? So, output, siyempre may output tayo dito. Hindi na natin kasi natin na test. This point niya. So, testing na natin. So, setup ko lang siya, guys, dito sa ating PC. Ayan. So, lalan ko lang, ha. So, ayan, setup ko na siya, guys. Power on natin. So, okay na lahat. Nakasaksak na. So, power on, mabilisan lang tayo. Ay, hindi pa pala tayo nakapower on. Okay. So, ayan, mabilisan lang. So, tingnan natin. So, may lumabas. So, super init. Init ang video card. So, dahil garbage display, so, lagyan lang natin ang heatsink. Ano? Setup ko lang. Wait lang for a while. So, ayan, power on. So, power switch pala. Power switch din. Switch natin yung mobo. Okay. Try natin mag-display. Okay, ready na natin ang ating hard disk. Kailangan natin siya mag-boot. Kasi ang problema niya ay black screen. Okay. So, tingnan natin kung mayroon siya. May display naman siya, guys. Ayan. So, wala naman ako nakikita ang mga dot-dot. Tingnan natin yung studio driver. Okay, install ko lang siya, guys. Mahaba na yung oras ng aking video. So, hindi tayo inap ang ating YouTube storage. Okay? Nalagay lang natin yung hard disk dito. Setup ko lang siya, guys. Then,
copy natin sa OS. Pakita ko sa inyo kung detected yung ating GPU. Maikot naman yung fan, okay? Ayan, so naputol yung aking video, nalobat ng cellphone. So okay, continue tayo. Yung nare-repair natin na video card na black screen, garbage display. So eto na siya, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. So working na siya, gumagana. Ayan, ayan ang ating video card. So ang brand niya ay Galax, Nvidia GeForce GTX 1050. 2 gig siya, guys. Yung dedicated video memory niya. Ito, 2 gig yan, 2 gig. Okay? So yung ating Tech Power app GPU Zane. Makita niyo naka-install siya, guys. Ayan. At ito yung ating Tech Power app sa pang-reader natin ng video, na video card. So yung kanyang temperature exact lang, guys. Ayan, hindi siya umiinit. Ayan. So yung graphic card natin, ayan. So basable siya, guys. Ayan po. No, sir. Ayan siya. So 2 gig po siya. Ayan nakalagay. 2048 MB. 2 gig po. So ayan. Detected po ang ating memory. So ayan, mapansin nyo, wala naman tayong pag-guhit-guhit sa ano. So huwag nyo lang pansinin ito sa monitor ko kasi ito, guys, sa Giant ganyan. So, sira kasi yung aking monitor. TV monitor kasi yan. TV yan, ginagamit ko lang pang testing. So, ayun yung aking monitor. May nakasalang kasi isang PC. So, ayan. Okay na yung ating repair na video card. So, ayan, umiikot siya. Set up na natin yun ng maayos. Ayan, Galax 1050. So, hindi po siya 1050 Ti. Kasi 2 gig lang siya. 1050 lang. Ayan. So, ibabaano natin sa customer. So, pumuntahan niya daw dito. Ayan. Ang gamit kong hard disk ay ano pa eh. Ayan, ganyan. Mabagal. Mabagal mag-process yan. Bagal. So, ayan. From Taytay Rizal. Okay na ang kanyang video card. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, ang problema nito, guys. Ulitin ko. Ang problema po ay nag-garbage display, sabi ng may-ari. Tapos black screen, hindi siya nag-body display sa screen, kanyang screen monitor. Pero tumutunog daw, umiilaw yung sa keyboard, tumutunog. Pero wala daw siyang display. So yun yung issue niya po. So base naman doon sa ni-repair natin, nakita nyo doon sa pagre-repair natin kanina, yung mga parts na hindi na connected, tapos hindi na siya detected. So pinalitan na natin yung mga capacitor. So yung mga inalign natin, inayos natin yung mga pesa niya. So, yun. So, yun ang kagandahan ng ating repair kapag hindi pa nilinis. Kasi, kita natin yung may corroded parts na pwede nating repairin. Kapag nilinis kasi ito, mga YouTubers, especially sa ating mga customer, pag nilinis nyo kasi siya, alam mo, sira yung video card nyo, tapos nilinis nyo, yun na yung pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa na hindi ma-repair yung video card nyo. Kasi, kagaya nun, yung mga test point gumagana, tapos yung ibang parts, hindi natin siya mapapalitan. Kasi hindi naman siya lahat talaga makikita natin eh. So, wala tayong schematic. Hindi natin alam kung saan dumang kagaya nito. Ayan, garbage na siya, guys. Ito naman ay nasunog. Pero yung repair ko, guys, na nandito. So video card to. Inno 3D to. Mataas na video card. Mamahalin. Tapos ito, mamahalin din na video card. So hindi po siya, guys, na repair. Dahil yung isa, back converter ang problema. Yung isa, memory. So, yung isa naman, GPU chips. Yun naging issue niya. Ito yung ano eh, taga-tagit. GPU chips yung sira niya. Ito naman, back converter. Ito, isa na to. So, matataas na video card po ito, guys. Ang so, nagkakalaga ito ng 10,000 pataas to 26,000. Ayun. So, yun naman po. Ang binigay ko lang naman po ay komento lang naman po na para sa ating mga customer. Yun yung kagandahan. So, ginawa na ko na yung lahat ng paraan para i-repair. So, wala po talagang chance yung iba. So, may iba na re-repair kagaya nito. Good. So, out of 3 na dinala kahapon. So, isa lang yung na-repair natin, yung pinakamababang unit. So, 2 gig lang. Yung mga tigi 8 gig hindi natin na-repair. So, sayang. Okay, sana ko na-repair yan. So, wala tayong donor board eh. So, maghahanap pa daw yung may-ari. So yan, hanggang dito na ng ating pagre-repair. So salamat po sa inyong panonood at nasubaybayan nyo ang ating pagre-repair na ito. Sana nakatulong ito sa mga baguhan
na technician na gusto mag-repair ng video card. At sa mga YouTubers, ay kunting idea lang na makita nyo yung aking ni-repair at puntahan nyo po at i-ship nyo sa aking address. So may address po tayo sa Facebook at sa YouTube. Okay? So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye! 10 ng umaga.